Para kay Emerald, wala nang mas mahalaga sa kanya kung hindi ang mahalin at paniwalaan ng sarili niyang pamilya. Pero tila kabaligtaran nito ang nangyayari. Wala nang masasakit pa ang itakwil ka ng sarili mong mga magulang dahil mas pinaniniwalaan ng mga ito ang taong tinuring niyang tunay na kaibigan. Ang akala ni Emerald na mapapabuti ang buhay sa tulong ni Margaret ay kabaligtaran ang nangyari. Ginamit siya nito upang matupad ang ambisyon sa buhay, ang maikasal sa isang arugante at may pusong bato na si Marcus. Hindi na nagtaka si Emerald kung bakit nagawa siyang traidorin ng kaibigan dahil sa lalaking ito. Bukod sa milyonaryo na, angkin pa nito ang katangiang kinababaliwan ng kababaihan sa isang lalaki. After 6 years, babalik si Emerald upang agawin ang bagay na inangkin ni Margaret kasama ng lalaking nagbitaw ng isang salitang hindi siya karapat-dapat maging ina ng anak nito. Kailangan ko ba talagang magsuot ng ganito? Reklamo ni Emerald kay Margaret habang sinusuri ang sariling refleksyon sa malaking salamin na nasa harapan nila. Malapad ang iting nakapaskil sa labi ni Margaret habang tumatango sa matalik na kaibigan. You look perfect, nangniningning ang mga matang puri niya dito. Napalabi si Emerald at hindi pa rin satisfied sa suot niya ngayon. Halos lumuwa ng malulusog niyang dibdib dahil sa lalim ng ukab ng suot niyang dress. Bukod sa mahaba din ang slit sa gilid noon na nagpapalabas sa makinis at mahaba niyang hita sa bawat hakbang ng mga paa, hapit na hapit din yon sa kanyang katawan. Oh, come on! Dapat ka nang masanay magsuot ng ganyang damit. Alalahanin mo, nagtatrabaho ka na sa isang malaking kumpanya. Asahan mo na magkakaroon ng gatherings na katulad ng pupuntahan natin. May punto si Margaret. Hindi niya rin ito mapapaghindian ngayon dahil malaki ang utang na loob niya dito. Ito ang tumulong sa kanya upang makapasok sa isang tanyag na kumpanya. Hindi niya rin alam kung paano nakilala ng kaibigan ang CEO ng naturang kumpanya. At magpasa hanggang ngayon ay pinangingilagan niyang makasalubong ang mga mata ng lalaki na matalim kong maningin. Buong buhay niya ay ngayon lang siya napuri ng ina nang malaman na nakapasok siya bilang assistant ng isang manager sa kumpanya. Ayaw ng kaibigan na may makakaalam na iba na ito ang tumulong sa kanya kahit ang kanyang ina. Alam ng kaibigan kung anong trato sa kanya ng sariling ina. Ambisyosa ang kaibigan at hanga siya sa husay nito upang makamit ang gusto nito sa buhay. Maging ang mga magulang niya ay humahanga sa galing nito. Madalas ay kumpara pa siya dito at minamaliit siya ng sariling ina. Pero niminsan hindi siya nainggit sa kaibigan. Sa halip ay sinusuportahan niya ito upang madali nitong maabot ang gusto nito sa buhay. Kung katayuan lang sa buhay ang pag-uusapan, ay mas angat ang pamilya ni Emerald kay Margaret. Inaanak ito ng kanyang ina, kaya halos sa kanila na rin ito tumira at naging paborito ng ina. Nang makagraduate sila sa kolehiyo, ay nagkalayo sila ng landas ng ilang taon. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta at kung anong ginawa nito. At ngayon ngay nobya na ito ng isang masungit na CEO ng kumpanya. Sa edad niyang 22 ay hindi pa niya naranasang makipagrelasyon. Hindi siya pihikan, ngunit wala siyang nagugustuhan sa mga nagdaan ng ligaw sa kanya. Kaidaran niya lang din si Margaret at sa pagkakaalam ni Emerald ay 28 na ang nobyo nito. Maagang naulila umano ang lalaki kasamang kapatid na babae. Kaya bata pa lang ay nahasa na sa pagpapatakbo ng sariling kumpanya ng mga ito. Pero kailangan ba talagang ganito ka-sexy ang damit? Alam mo namang hindi ako sanay at komportableng magsuot ng ganito. Patuloy na reklamo ni Emerald sa kaibigan. Sasamahan niya lamang si Margaret na dumalo sa isang grand opening ng hotel ng nobyo nito sa Makati. Pero sa itsura niya ngayon ay ang kaibigan na nagmukhang alalay sa kanilang dalawa. Ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa pagiging fashionista ko? Nilangkapan ni Margaret ng tonong nagtatampo ang kanyang boses. That is not what I mean. Margaret, look at yourself compared to me. Tinuro ni Emerald ang sarili niya sa harap ng salamin upang makita nitong kanyang pinupunto. Tumaas ang kaliwang kilay ni Margaret habang pinagmamasdan ang mga sarili sa salamin. Hindi naman siya bulag para hindi makita ang mali sa ayos nilang dalawa ngayon. Pero kasama yun sa kanyang plano at ayos lang kung hindi siya mukhang
Nakakaangat ngayong gabi sa mata ng lahat. Do I look ugly? No, mabilis na sagot ni Emerald sa kaibigan dahil mukhang na-offend ito. Alam niyang ayaw nitong pinupuna ang itsura nito dahil kahit anong isusot nito bagay dito at maganda pa rin tignan. Then, walang problema. Ngumiti siya kay Emerald at muling inayos ang buhok nitong nakalugay. Siya rin ang nag-ayos noon at kinulot ang dulo upang magmukhang sopistikada ang kaibigan. Hindi na lamang nakipag-argumento pa sa kaibigan si Emerald. Magkasama silang umalis gamit ang kotse nito. Dahil first time niya rin dumalo sa ganong kagarbong okasyon, ay takot siyang mapawalay sa tabi ng kaibigan. Margaret, bakit mo siya sinama dito? Pabulong na si Tanya Rona sa kaibigan na makalapit dito. Ngumiti si Margaret sa kapatid ni Marcus. Ito ang dahilan kung bakit napalapit siya sa binata at lantaran ng pagkadisgusto nito sa kaibigan niya si Emerald nang ipakilala siya noon. Nakarating pa rin sa pandinig ni Emerald ang hindi magandang puna ni Rona sa kanyang ayos. Ito na nga bang dahilan kung bakit ayaw niya ang ayos niya kanina pa? Nagmukha siyang kontrabida na gustong sapawan ang kaibigan ngayon. Hindi niya alam kung bakit sa una palang pagkita nila ni Rona ay ayaw na nito sa kanya. Emerald, excuse us muna. Nakangiting tumango siya kay Margaret at nagkunwaring walang narinig mula kay Rona. Nang magsalubong ang tingin nila ni Rona ay nirapan siya nito matapos suyurin ang tingin ng kanyang kabuuan. Bakit hinayaan mo masapawan ka ng ipokritang babaeng yun? Galit na si Tanya Rona kay Margaret nang makalayo na sila kay Emerald. Rona, please. Alam mo naman kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa pamilya niya, di ba? Ayaw ko magtampo siya sa akin kaya pinagbibigyan kong kagustuhan niya. Malungkot niyang pakiusap sa kaibigan at malapit na rin maging hipag. Napabuntong hininga si Rona bago niyakap ang kaibigan. Ayaw niya itong nakikitang malungkot kaya siyang unang nakakaaway ng kapatid kapag nalaman na nagkaroon ng misunderstanding ang relasyon ng mga to. Sobra siyang natuwa na matagpuan ito't makalipas ang maraming taon. Bumabaw siya dito at dahil mahal na mahal siya ng kanyang kapatid, lahat ng hiling niya ay binibigay din ito. Ayoko mapadikit siya sa aking kapatid. Halatang gusto niyang maakit si kuya, kaya siya nag-ayos ng ganyan. Bili niya kay Margaret bago ito bumalik sa pwesto ng kaibigan na tinuturing itong kapatid na rin. Humalmang kakaibang ngiti sa labi ni Margaret nang tumalikod ang kaibigan. Mabilis siyang bumalik sa pwesto ni Emerald at inaka ito palapit kay Marcus. Honey, congratulations! Hinalikan niya sa labi ang binata pagkalingon nito sa kanya. Ramdam niyang pagkagulat nito sa ginawa niya. Alam niyang pananamantala ang kanyang ginawa. Nobyo niya ito pero hindi to show in public about sa relasyon nila. Ang swerte mo talaga sa nobya mo, Mr. Harper. Puro na isang ginong businessman na kausap ni Marcus. Parang walang narinig si Marcus at walang reaksyon sa komento ng kasosyo. Seryosong mukhang humarap sa nobya upang hindi ito mapahiya sa mga nakakita. Agad na tuon ang kanyang mga mata sa kasama nito na halos ibalandrang kaluluwa dahil sa suot nito. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Emerald kay Marcus nang makasalubong ang matiim nitong mga titig. Nakaramdam siya ng hiya dahil banaag sa mga mata nito na hindi ito natutuwa sa itsura niya ngayon. Honey, natatandaan mo pa ba ang kaibigan ko? Siya si Emerald at nasa kumpanya. I know. Plat ang tono, putol ni Marcus sa iba pang naisabihin ni Margaret. Halos ito nang bukang bibig nito kapag kausap ang kapatid niya at kaharap din siya. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa nitong palaparin ang papel ng kaibigan nito sa kanyang kapatid. Nang makiusap ito kay Rona na ipasok sa kanilang kumpanya, ay doon niya naunawaan ang motibo sa ginagawa nito. Wala na siyang nagawa kung hindi tanggapin ng huli. Ang pagkakatanda pa niya ay request ng babae kay Margaret na ilagay ito sa mataas na posisyon. Pero kalabisan na yon at hindi siya pumayag. Ang tingin niya dito isang ambisyos at attention seeker tulad ngayon. Hindi na humiwalay si Margaret sa tabi ng nobyo nito kahit na may kausap itong mga kilalang tao sa lipunan. Merong mga politiko at mga negosyante. At dahil kailangan din ng suporta ng kaibigan, ay kailangan din ni Emerald na manatili sa tabi nito. Siya ang nakakausap ni Margaret kapag wala ang atensyon dito ng nobyo nito. Hindi maiwasan ni Emerald ang mapatitig sa mukha ni Marcus habang nakikipag-usap ito kay Margaret. Kahit naka-side view lang ito, ay nangingibabaw pa rin ang kakisigan nito sa lahat ng naroroon. Ang pointed nose nitong bumagay sa mapang mukha ay nakakahali ng pagmasdan. Dumagdag pa ang mga labi na normal, ang pagkapula
at ang makakapal na kilay na bumagay din sa medyo singkit nitong mga mata. Napakurap na mga mata si Emerald nang mapansin na may nagmamasid sa kanya. Hindi nagtagal ay tumabi sa kinatatayuan niya sa Rona. Off-limit ng kapatid ko, kaya huwag mo na siyang pangarapin pa. Nakakunot ang noon ni Emerald na napalingon sa nagsalita. Hindi niya nagustuhan ng tabas ng dila nito. Oo, at gwapo si Marcus at napahanga siya dito. Pero never pumasok sa isip niya na gustuhin ito o naisip na agawan ng kaibigan. Alam kong may motibo ka sa pagdikit kay Margaret. Binabalaan kita. Ako makakalaban mo kapag tinuloy mo yung ambisyon mong makuha ang atensyon ng kapatid ko. Kung si Margaret ay hindi nakikita ang tunay mong kulay, ibahin mo ko. Matari na pagpapatuloy ni Rona sa pagbibigay ng babala kay Emerald. Naikuyom ni Emerald ang isang kamaong upang pigilan ang sariling pakapagbitaw ng hindi magandang salita kay Rona. Kapatid ito ng boss niya at kibigan ng Margaret, kaya nagtimpi siya. Isa pa ay hindi niya ito kaibigan, kaya hindi na siya nag-abalang linisin ang sarili sa madumi nitong isipan. Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo at wala akong matandaan na ginawa sa iyong masama para tratuhin ako ng ganito. Mahinahon niyang sagot kay Rona. Napaismid si Rona at pinakita sa babaeng hindi pa rin nagbabago ang tingin niya dito. Sapat nang nakikita sa itsura nito ngayon at kung paano nito titigan ang kapatid niya para isipin na isa itong gold digger. Nang makita ni Margaret na kausap ng kaibigan si Rona, ay nagmamadali siyang nagpaalam kay Marcus upang lapitan ang dalawa. May problema ba? Manumani na tanong ni Margaret kay Rona nang mapansin na nakasimangot ito. Ngumiti sa Rona sa kaibigan bago nagsalita. Wala naman, sinamahan ko lang ang kaibigan mo dito habang abala ka. Kawawa naman kasi at nagmumukha siyang suwan dito. Sarkastikong tugon niya kay Margaret. Napasinok si Margaret at sinupil ang tawang gustong kumuwala sa bibig. Tumikim siya at apologetic na sinulyapan si Emerald. Ngumiti si Emerald sa kaibigan para ipakita dito na ayos lang siya. Para dito hindi niya papatulan ang panghahamak ni Rona sa kanyang pagkatao. Hello ladies! Bati ni Cyrus sa tatlo na kanina pa niya napapansin ang nabubukod tanging kagandahan sa lahat ng kababaihang naroroon. Inirapan ni Ron ang binatang lumapit sa kanila. Matalik na kaibigan nito ng kanyang kapatid at ang tingin nito sa kanya ay kababatang kapatid lamang. Sumidhi ang inis na nadarama niya para kay Emerald nang mapansing humahanga ang tingin ipinupukol ni Cyrus dito. Hi Cyrus! Siya nga palang childhood friend ko, si Emerald. Pagpapakilala ni Margaret sa binata. Hanga na talaga ako sa iyo Margaret. Lahat ng kaibigan mo magaganda. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Cyrus sa dalawang dilag. Pagtingin niya kay Rona ay napangisi siya at inirapan siya nito. Nakakahawa kasi ang kagandahan. Pabirong tugon ni Margaret kay Cyrus. Nakakahawa ang tawa ni Cyrus kaya napangiti na rin si Emerald. Palabiro ito at malakas ang sense of humor. Pero pansin naman niyang lalo namang naiinis sa kanya si Rona kapag kinakausap niyang binata kaya dumistansya na lamang siya. Nagpaalam siya sa mga ito't gumamit ng bathroom. Matalim ang mga titig na sinundan ang tingin ni Marcos ang babaeng lumayo sa kanyang matalik na kaibigan. Maging ang ibang kalalakihan na nadaanan nito ay napapasunod ang tingin dito. Para bang sinasadya pa nitong iindayog ang mga balakang habang naglalakad. Mahaba ang suot nitong dress na kulay maroon hanggang sakong sa paa. Pero ang slit naman noon sa gilid ay halos umabot na sa gitna ng hita nito. Mabilis na napasandal sa Emerald sa nakasaradong pintuan pagkapasok sa loob ng palikuran. Kanina pa siya naiilang sa mga nakakapasong tingin ng kalalakihan sa kanyang katawan. May nag-aalok sa kanya noon ng isang fashion designer na maging model nila pero tinanggihan niya. Kahit may angkin siyang magandang hubog ng katawan ay hindi niya yung pangangalandakan. Gusto niya ngayon magsisi kung bakit pinagbigyan pang gusto ni Margaret. Pinakaayaw niya sa lahat ay maka-attract ng atensyon, lalo na ng kalalakihan. Pagbalik ni Emerald sa bulwagan ay abala ng kaibigan sa pakipag-usap sa iba-ibang kaibigan nito. Natutuwa siya sa nakikitang achievement ng kaibigan ngayon. Sa dalawang taon nitong pagkawala ay masasabi niyang malaki ng pinagbago ng katauhan nito. Pero ang ugaling ito'y ganun pa rin na nagustuhan niya. Humble at friendly pa rin at hindi nakakalimutan lumingon sa pinanggalingan. Inabala ni Emerald ang sarili sa pagmamasid sa paligid habang abala ang kaibigan.
na ipagpasalamat niya at hindi na siya muling nilapitan ni Cyrus. Nakita niyang kasama nito si Rona na nakipag-usap din sa ibang bisita ng mga to. "Hi, are you alone?" Bati ng isang lalaki kay Emerald. Matipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Emerald at tinanggap ang kamay ng lalaki na gusto makipagkaibigan sa kanya. "My name is Randall, the manager of this hotel." Pakilala ng lalaki sa dalaga. Bumilog ang maliit na bibig ni Emerald at napahanga siya sa kalikasan ng lalaki. "Emerald, maiksi niyang pakilala sa sarili dito bago ngumiti. Sigurado ka na wala kang kapartner na kasama dito?" Mukhang hindi makapaniwala ang tanong muli ni Randall sa dalaga. "Bawal ba?" Pabirong sagot niya sa binata. Mabilis niyang nakagaanan ng loob ang lalaki dahil tulad ni Cyrus ay palabiro din ito. Tumawa ng mahinang lalaki kasabay ng pagkamot ng batok nito. "Hindi naman, hindi lang kasi kapanipaniwalang hinayaan ka ng boyfriend na umatan sa ganitong hindi siya kasama." Tinasa niya ng kila ang lalaki at nanunuksong tingin pinukol dito. "What I mean is, kung akong boyfriend mo, ay matatakot akong hayaan ka mag-isa sa ganitong okasyon. Sa ganda mong yan, ay malabong walang maglakas loob na subukan kang ligawan." Paliwanag niya sa dalaga. At muling napakamot sa batok nang lumapad ang ngiti sa labi nito. "Naku, huhulaan ko na ba kung pang ilan ako sa pinuri mo?" Pabirong tanong ni Emerald sa lalaki. Lumabas ang ganito niyang ugali kapag alam niyang mabait ang kausap. "Ikaw naman, mukha ba akong babaero?" Tonong nagtatampong tanong ni Randall sa dalaga. Hindi napigilan ni Emerald ang makipagtawanan sa lalaki. Ngayon niya lang na-enjoy ang party. Nagsimula nang umikot ang mga waiters, dala ang wine at glass na nakapatong sa tray. Hindi na siya tumanggi nang iabot sa kanya ni Randall ang isang kupitang may laman na red wine. "Cheers for the beginning of our friendship." Tinaas ni Randall ang hawak na kopita at nakipag-toast kay Emerald. Sunod-sunod na lagok sa alak ang ginawa ni Marcus habang ang mga mata'y hindi hinihiwalay ang tingin sa babaeng nakikipagtawanan kay Randall. Mukhang madali itong mabola ng lalaki at kahit ngayon lang nakilala ay nakikipagtawanan na. Sinundan ni Margaret ng tingin kung saan nakatuon ang atensyon ng nobyo. Umangat ang dulo ng itaas ng bahagi ng kanyang labi nang makilala ang kung sinong pinagmamasdan nito. Hindi niya maikaila na lutang ang kagandahan ng kaibigan sa lahat ng naroon ngayon. Inaamin niya mas maganda ang hubog ng katawan nito kaysa sa kanya. Pero kulang ito ng self-confidence at yun ang meron siya. "Honey, try this one." Agaw ni Margaret sa atensyon ng binata. Inabot niyang kupitang nakakuha niya lang sa tray na dala ng isang waiter na kadadaan lang sa harapan nila. Walang pag-aalinlangan na kinuha yun ni Marcus as treat na tinungga ang laman noon. Sinupil ni Margaret ang ngiting gustong sumilay sa kanyang labi matapos inumin ng nobyo ang laman ng kupita. Ilang segundo pa'y bahagya itong gumiwang sa kinatatayuan at agad niyang inalalayan. "Okay ka lang ba, honey?" Nag-aalalang tanong ni Margaret sa nobyo. Nasa po ni Marcus ang sariling noo nang maramdaman muli ang pag-ikot ng kanyang paligid. "Sa tingin ko'y kailangan mo munang magpahinga. Naparami na rin ang inom mo ng alak. Ako na magsasabi kay Rona mamaya na siya nang bahala kung hahanapin ka ng iba pa." Hindi na tumanggi si Marcus na akayan siya ni Margaret papunta sa elevator. Patapos na rin naman ang okasyon at ang ilan ay umuwi na kaya panatag na siyang iwan ang bulwagan. May sarili siyang silid sa hotel na pag-aari niya kaya anytime ay maaari siyang magpalipas ng gabi doon. "Okay na ako dito. Iwan mo na ako at samahan mo si Rona na humarap sa mga naroon pa." Pagtataboy ni Marcus sa dalaga. Hinalikan muna ni Margaret sa labi ang nobyo bago iniwan ito. Nagmamadaling bumalik sa pinagdadausan ng event at hinanap si Emerald. Biglang uminit ang pakiramdam ni Marcus kaya nagpasya siyang maligo bago matulog. "Here you are!" Nakahinga ng maluwag si Margaret nang makalapit kay Emerald. "Pasensya na kung naiwan kita ng matagal dito. Huwag mo na akong alalahanin, hindi naman ako mawawala dito at saka nagkaroon ako ng bagong kaibigan." Namumungay ang mga mata at ngumiti si Emerald sa kaibigan. Hindi siya sanay uminom ng alak kaya naging tipsy na siya. "Salamat sa pagsama sa kaibigan ko habang wala ako." Nakangiting pasalamat ni Margaret kay Randall. "No problem, nakakatawang kaibigan mo at ang daling patawanin," komento ni Randall. Nang wala na si Randall sa harapan nila ay sinenyasan ni Margaret ang isang waiter at pinalapit ito. "Inumin mo muna yung juice na to para mabawasan yung pagkahilo mo."
Sinunod ni Emerald ang kaibigan at tinanggap ang inabot nito. Wala lang isang minuto at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa katawan. Naku, lagot ako kay Tita Fatima dahil nalasing ka na. Ang mabuti pa ay dito na tayo magpalipas ng gabi. Inakay niyang kaibigan at tinatid sa isang silid. Sumang-ayon si Emerald sa kaibigan. Tama ito, tsak na mapapagalitan siya ng ina, lalo na sa itsura ng pananamit niya ngayon. Katakot-takot na sermon tsak ang aabutin niya at baka pati ang kaibigan ay masermonan. Saan ka pupunta? Pigil niya sa kamay ni Margaret nang tumayo ito ang pagkaupo niya sa gilid ng kama. Babalikan ko lang si Rona. Magpahinga ka na at huwag ka na mag-alala dahil sasamahan kita dito mamaya. Paalam ni Margaret sa kaibigan. Pabagsak na inihiga ni Emerald ang sariling katawan sa malambot na kama nang wala na ang kaibigan. Ngunit muli ring napaupo nang biglang may mainit na kumudlit sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi siya mapakalit, unti-unti nag-init ang kanyang pakaramdam. Para siyang nasasakal bigla sa kanyang suot, gayong hindi naman yun nakalapat sa kanyang leeg. Irritableng nagtapis ng tuwalya sa bewang si Marcus at lumabas ng bathroom. Natagalan siya doon dahil hindi nawawala ang pag-iinit ng kanyang katawan. Napagtanto niyang mali sa kanyang nainom, kanina tila nga niyang matawagan ang kaibigan doktor upang dalan siya ng gamot bago pa lumalayo at hindi na makontrol ang sarili. Anong nangyayari? Naitanong ni Emerald sa sarili at kusang humaplos ang sariling kamay sa pagitan ng kanyang hita nang muling nag-init-init yon. Ang tangkang pag-abot sa cellphone na nasa sofa ay naudlot na makarinig si Marcus ng mahinang ungol ng isang babae. Tanging lampshade ang nakabukas, kaya hindi niya kaagad napansin na may ibang tao sa kanyang silid. Nakatabing ang buhok ng babae sa mukha nito, kaya hindi niya kaagad ito namumukaan. Mukhang nagulat ito sa kanyang presensya at mabilis na inalis ang kamay na nasa pagitan ng hita nito. What are you doing in my room? Dumagungdong ang malagom niyang boses sa apat na sulok ng silid. He groaned at sinubukang kontrolin ang libidong biglang tumaas na makitang itsura ng babae. Ang mata nitong nangungusap at kagat ang sariling ibabang labi upang supilin ang pag-alpas ng ungol na gustong kumuwala sa bibig nito. Lumipat ang tingin niya sa dalawang binti nitong pilit iniipit ang nasa pagitan ng hita nito. Hindi alam ni Emerald kung anong dahilan na biglang panginginig ng kanyang kalamnan nang makilala ang lalaki. Kung dahil ba sa init na nadarama o takot sa lalaki o dahil sa excitement nang masilayan ng maskulado nitong katawan. Mukhang masarap itong kainin, lalo na tanging tawa lang ang nakatabing sa kabuuan ng katawan nito. Oh my God! Piping na ibulalas niya at naiskandalo sa sariling isipan. Ramdam niya ang dobling init sa kanyang mukha dahil sa pagkapahiya sa sarili. I'm asking you, young lady, he hissed while clenched his fist. I don't know, sir. Aniya kasabay ng marina na paghawak sa kanyang mga hita nang muling may kumudlit sa pagitan ng kanyang mga hita. Pinagpapawisan na siya ng malapot at hindi alam paano ilalabas ang init sa katawan na gustong kumuwala kanina pa. Shit! Napamura si Marcus na mapansin na hindi normal ang kinikilos ng babae. Ha? Malakas na napasinghap ang dalaga nang inilang hakbang lang siya ng binata at walang ingat na pinatayo mula sa kama. Sabihin mo sa akin, sinong kasabot mo para maisakatuparan ng lahat ng ito? Nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata habang hawak sa leeg ang babae. Naghalo ang galit, pandidiri at pagnanasa sa sistema ng kanyang emosyon ngayon. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, but please help me. Impit na daing ni Emerald sa binata at hindi alintana ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang leeg. Lalo lamang dumagsa ang init na nanalalaytay sa bawat himay-may niya nang mapadikit ang sarili dito. Galit na binitawan ni Marcus ang leeg ng dalaga at tinulak ito pabalik sa kama. Huwag mo kong sisisihin after this. Huling salitang narinig ni Emerald sa binata bago siya dinaganan. Para na rin siyang nahihibang dahil sa halip na matakot ay na-excite pang kanyang katawan. Ang isipan ni Nablanco na rin dahil sa kakaibang sensasyong nadarama. Galit ang nangingibabaw sa puso at isipan ni Marcus para sa dalaga habang nagpapakasasa sa katawan nito. Ayaw man niyang aminin sa sarili, pero kahit wala siya sa ilalim ng droga ay kinaadikan niyang halikan ng labi nito. Hinayaan niya lang itong mag-ingay, maging siya'y napapaungol nang matuto na rin itong gumanti sa bawat halik niya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata
nang tuluyang makuha ng lalaki ang pinakaiingatan niyang puri. Masakit at mahapdi noong una, pero walang kapantay na sarap ang mga sumunod. Tuluyang nawala na sa sariling katinoan si Marcus, nang tuluyang maangkin ang babae. Hindi na pinansin ko nasaktan niya ba ito. Ang mahalaga sa kanya ay mailabas ang matinding init na namumuo sa kanyang pagkalalaki. Ilang ulit ba niya itong inangkin at nagpaubaya ito dahil kailangan din ng katawan nito. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niya itong dinala sa paraisong sila lang nakakarating doon hanggang sa pareho silang gupuin ng pagod. Ayos ka na ba? Nag-aalala ang tanong ni Rona kay Margaret. Sinamahan niya ito sa isang sili doon sa hotel nang dumaing ito sa kanya kanina na masakit ang ulo nito. A little bit, paanas na sagot ni Margaret sa kaibigan. Ang totoo ay ang puso niya sumasakit ngayon sa kaalaman na naglulunoy ang dalawang taong mahalaga sa kanyang buhay ngayon. Gusto niyang sumigaw upang maibsad ang galit na darama, pero wala siyang karapatan dahil siyang may gusto noon. You look terrible. I will call Kuya Marcus para madala ka na sa ospital. No, mabilis niyang hinawakan sa kamay si Rona. Masama rin na pakiramdam ng kuya mo kanina at ayaw kumistorbong pamamahinga niya. Huwag ka na mag-alala sa akin. Migraine lang ito at mamaya lang ay mawawala na to. Napabuntong hininga si Rona at bumalik sa pagkakaupo sa tabi ng kaibigan. May nasahin niyang noon ito upang maibsan kahit papaano ang sakit noon. Salamat, ngumiti si Rona sa kaibigan bago ipidikit ang mga mata upang i-relax ang sarili. Nakakaunawang tinabihan ni Rona sa higaan ng kaibigan. Naaawa siya sa kalagayan nito. Siya lang nakakaalam sa tunay na status ng katawan nito ngayon. Alam niyang na-stress na ito kung paano maibigay ang demand ng kanyang abuela. Ngunit hindi nakipag-cooperate ang kanyang kapatid dahil wala itong time. Alam niya puro negosyo lang ang nasa isipan ng kapatid. Hindi ito active sa bed life at yun ang kulang sa relasyon ng dalawa. Ano kayang mangyayari ngayong naibigay ni Emerald ang sarili sa lalaking hindi naman niya lubusang kilala? Ano ang dahilan ni Margaret? Bakit niya nagawang ipagkanulo ang kaibigan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.